Kailangan ni President-elect Rodney Duterte na makipag-ugnayan sa media. Yan po ang paalala ng mismong founder emeritus ng partido niyang PDP Laban na si dating Senador Nene Pimentel. Saksi si Sandra Aguinaldo. Ilang araw matapos sabihan ni President-elect Rodney Duterte ang mga non-Davao media na umalis na sa lungsod dahil tanging PTV4 na lang ang papayagan niya mag-cover sa kanya, pinabaklas nitong Sabado ng Presidential Security Group ang setup ng media malapit sa stage ng Thanksgiving party para kay Duterte. Hindi naman sila pinaalis kundi pinalipat lang sa bandang likod. Hindi rin binawala ng media na itap ang mga kuha ng government crew ng Radio TV Malacanang o RTVM at PTV4 na pinayagang maiwan malapit sa stage. Kaya hindi naman masasabing wala ng access ang media sa mismong party, pero sa kanyang talumpati may pasaring pa rin si Duterte. Ang akala ng taga Maynila, handlog po ko ng may boycott. Wala, sige, pag-boycott. O, tanawa, di usara. Gobernur, ah. Kani? Wala, sira to as gawas, doon dito layo. Okay, pakialam ninyo. Ayon kay incoming Special Assistant to the President, Bongo, paraan ito ng pag-boycott ni Duterte sa media. Mensahe raw ni Duterte, "Be very careful of what you want for you may end up having it." Kamakailan lang na nawagan ng international group na Reporters Without Borders na i-boycott ng local media si Duterte. Pero wala naman local media na pumayag dito. Hindi rin itinago ni Duterte ang pagkainis sa tanong ng isang reporter tungkol sa kalusugan niya. Kamong mga taga Manila, kamong mga kani mga reporting para tong si Manlupig. It's a very impertinent question pa. Binastos. You know, how is your health? Ano ko ko? Oh, I'm fine. Where's your medical report? Aba. Mura pagkasita niya wag kriminal. Ang ako ang tating no. How's your wife? Give me the report. Bastos eh. Nabanggit ni Duterte ang apelyido ng Davao City-based journalist na si Carlos Manlupig na agad nilinaw na hindi siya ang nagtanong nito kay Duterte. Kinumpirma naman ng kapwa Davao City-based journalist na si Dennis J. Santos na siya ang nagtanong nito kay Duterte. Hindi man maganda ang pagsisimula ng relasyon ni Duterte at ng media, dapat daw ituloy ang pagtutok at pagtatanong ng mapanuri at mamibigat na tanong sa President-elect ayon sa isang veteranong mamamahayag. No, he revealed himself to have been a pill popper, that he cannot go to sleep without popping pills. Alam natin lahat yan. But no one has asked him, Mr. President or Mr. Duterte, is anything wrong with you medically? Bibigay ko sa komunista itong mga cabinet portfolios na to. Ang dapat itanong, bakit mo binibigay, pag binigay mo yung labor sa komunista, how do you square the communist ideals with the democratic tradition governing labor and capital? Maging ang founder emeritus ng partido ni Duterte na si dating Senador Nene Pimentel na ama rin ng presidente ng PDP Laban, nagpaalalang kailangan pa rin ni Duterte makipag-ugnayan sa media. You cannot dispense with the services of media. The sooner he undergoes the metamorphosis that just spoken about, the better. Pero sa ngayon, hindi na direktang matatanong si Duterte ng non-government media dahil ilalabas na nga lang niya ang mga pahayag sa pamamagitan ng PTV4 at RTVM. Ayon kay incoming Communications Secretary Martin Andanar, magkakaroon ng weekly TV talk show si Duterte na mapapanood din sa internet at mapapakinggan sa radyo. We also would want to build the online presence. We are planning to print our own weekly tabloid. Inilibot na si Andanar ng papalitang si Secretary Sonny Coloma sa kanyang magiging opisina. Secretary Bongo, the PMS, Executive Secretary Medialdea, the incoming Cabinet Secretary Juni Vasco, and of course the President will have to approve this national communications policy or strategy that I propose to implement. Sandra Aguinaldo ang inyong saksi.